Isa namang magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers. So, welcome back sa channel natin, Bims TV. So, ngayong araw, share ko sa inyo yung ating mga lagang broiler chicken. Yan po sila mga ka-farmers. Yan, malaki na. Yan yung ating mga broilers. So, gusto ko lang ipalansin yung mga ka-farmers yung mga gamot sa sipon ng mga alagang broiler. Sipon, halak. So, meron po tayong mga gamot yan. Kung sa mga baguhan lang, sa pag-aalaga ng mga broiler, kaya ito yung para po sa inyo para maiwas po sa pag-mortality yung ating mga alagang broilers. So dito sa akin mga farmers, yung mga manok ko nagkasipon to sila na nung umulan at saka init nung nakaraan, nung last week. So yung ginawa ko lang talaga, wala akong yung ibang binigay kundi ito lang, dextrose powder. So gaya nga sinasabi ko sa inyo mga farmers, itong dextrose powder ay subok ko na to sa pag-alaga ng broiler chicken, at ito talaga yung ginagamit ko sa kanila vitamins at sa kanilang mga sipon. So paano nga ba ito gamitin mga farmers? Pag kunyari yung inyong mga broiler chicken ay may sipon na, so ilagay nyo lang ito isang kutsara sa ganyang kalaki, oh. Kutsara. Kahit araw, gabi, lagay nyo po mga farmers. So nagpapalit ako ng tubig every 12 hours na ngayon para hindi po hassle sa atin, no? Kasi hindi naman pala na papanis agad-agad yung ating mga dextrose powder. So ito mga farmers, dextrose powder lang talaga yung ating binibigay sa kanila, at subok ko na ito na vitamins para sa ating mga alaga. So kung makita nyo yung ating mga alagang mga broiler ay wala nang sakit. Yan o. Yan na talaga. Nung nakarang kasi mga farmers, yung mga mata nyan, yan, katulad dyan, ay hindi na yan mabubuka nila. Yan. May sipon talaga lumalabas. So yung bala ko sana, bumili tayo ng mga ibang vitamins, no? So antibiotic, merong mga ambroxetil, mga ganyan, at marami pang iba. Pero mga farmers, yung ginawa ko, ito lang yung talaga binigay ko. Ito kasi dati naglalagay ako ng ambroxetil na na sa kanila pang tanggal ng sipon. Eh nung time na yon mga farmers, ay marami akong dextrose powder, no? So try ko talaga baka mawala talaga yung sipon. Kasi nung time na yon ay tinigilan ko yung paggamit nito ng dextrose. Pag nung 15 days sila, kaya nagkasakit, nagkasipon. So yun pala mga farmers, dapat din natin titigilan to kahit mga 1/4 lang sa kutsara, no? Every ganyan, about ganun. Eh tinigilan ko. So nagkasakit yung ating mga broiler chicken. So nung nagkasipon sila, binalik ko ulit. Ngayong mga ano na, ilang days na bago binalik ko, mga 20 days na. So grabe. O 21 days. Binalik ko to, mga 4 days lang, yun. Nawala agad yung sipon. Tingnan nyo naman mga farmers, no? O, diba? Maganda na ulit yung kustura ng ating mga alagang mga broilers. So kahit ito mga farmers, gamitin natin sa mga heritage chicken o sa mga manok, kahit anong manok, so matatanggal po yung sakit yung kanilang sipon. Tested ng proven ko na to mga farmers, at gusto ko lang yung share sa inyo para hindi kayo maggastusan ng malaki, no? Kasi yung ambroxetil, yung isang package lang yan, isang pack lang ay nasa 45. So pag itong gamitin natin mga farmers, makakatipid tayo, tingnan nyo naman yan, 95 lang. Ilang grams to? So 300 grams, 95 pesos, oh, 'di ba? So yung isang kilo nito mga farmers, nabili ko dati nasa 190 isang kilo na eh. So makakamura kayo at effective talaga itong gamitin. At ako na nagpapatunay sa inyo na effective ito, ha. At gusto ko lang ipaalam sa inyo para hindi tayo magastusan lagi, no, sa mga vitamins, kasi dito tayo nagkakasusan lagi eh.
pag magkakasakit yung ating mga alaga. So para maging matipid tayo at hindi tayo malugi, no? So ito lang talaga meeting natin, dextrose powder. Hindi ko to pinopromote mga farmers. Pag gusto po, papasalamat ako dito kasi ito ay nakakatulong sa ating mga broiler chicken at pag-aalaga ng ating mga manok para sa ating business, no? At maraming salamat dito sa sa company ng dextrose powder, at saka ito ay maganda talaga para sa mga alagang broilers at manok. So hindi lang ito sa broilers mga farmers, tingnan nyo naman sa mga baka, lahat na kausap ko yung isang nag-alaga ng hayop na ilaga ng kanilang aso na may breed. So ito yung binibigay nila sa pagtatae, ito lang talaga, no? So effective. So yun lang mga farmers sa ngayong araw. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang pasawang pagsuporta sa ating channel. Naway kung bago lang kayo dito mga farmers sa ating channel, naway mag-subscribe kayo. At paki-hit na lang yung like, no? So para po sa ating channel. So maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa. At God bless us all. Mabuhay tayong lahat mga farmers, now ang ating hangarin sa buhay ay matupad. So tiwala sa sarili, tiwala sa ating may kapal. Maraming salamat. God bless us all.